Welcome back, mga ka-Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. Ito po yung video, mga ka-Aldab, na kung saan ang daming komento po sa akin na Mr. Destiny, pansinin mo yung video nila Congressman Spotted at ni Mengay. Bakit walang tato si Mengay? Bakit hindi kitang-kita? Ako, sa palagay niya, mga ka-Aldab, pagdating po sa mga bagay na ganyan, masasabi natin, mga ka-Aldab, na kumbaga, kahit po kasi, mga ka-Aldab, sabihin natin na hindi naman yan si Ming eh. Clone yan eh. Wala pa rin pong maniniwala sa atin eh. Kumbaga, na ano na po kasi, yung naibalita na po sa lahat ng network, maliban lang po sa GMA Kapuso. Di po ba? Tanging hindi po ibinalita ito ng GMA. Pero, isa lang naman po masasabi natin, mga ka-Aldab, kahit ano pong gawin nila, hindi po talaga kapanipaniwala. Hindi po ba? Kasi wala naman po ang pamilya ni Mengay. Nakita nyo po ba ang pamilya? Sila Tatay Dab, sila Nanay Dab. Puro lang sinabi nilang na andito si ganon, na andito si ganyan. Pero wala pong pruweba. Hindi po ba? Although may mga video po, pero kita nyo naman po yung mga picture. Hindi po ba? Na gaya nito, itong picture na to. Hindi po ba? Napakadilim naman masyado na parang titignan mo si Mengay, di po ba ang gulo ng buhok, hindi man lang inayos, o dito siguro nagkakaroon ng ayusan. Although sabihin na natin, kung titignan niyo po yung picture, di po ba ang layo ni Mengay kay Congressman Spotted. Tapos sasabihin nila close daw. Mahirap po muna mag-komento ngayon, mga ka-Aldab. Sabi ko nga po sa inyo, lahat ng sabihin natin, delulo, di po ba? Kumbaga, tanggap na nga po raw ng iba, nakasal na, wala naman pong problema. Sabi ko nga po sa inyo, si Mr. Destiny naman po, 101% Aldab pa rin po tayo. Kung ano yung paniniwala ninyo, kung ano yung sa tingin po ninyo, yung pinaniniwalaan po ninyo, nire-respeto ko naman po yan eh. At ginagalang. Pero kung content lang po yung pag-uusapan, hindi po tayo magbabago. Di po ba? Pero bago natin ituloy itong pinakamainit na update po natin, kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Well, punta na po tayo. Di po ba, sabi ko nga po sa inyo, ibinalita po ito ng TV5. Ibinalita rin ng ABS-CBN TV Patrol. Pero nakakadismaya lang po, mga ka-Aldab, dahil lahat ng mga sinabi nila, puro listahan lang po yung pinakita. Madali lang naman pong gumawa ng listahan. Madali lang naman po, kumbaga, mag-print na mga ganyan para lang mapanindigan ang kasalang July 28. Di po ba? Pero gaya na sinabi ko, mga ka-Aldab, mahirap nga po talaga mag-react, mag-komento. Pero dito lang makikita mo na never pong hinalikan si Mengay. Di po ba? At anong lugar nga po ba ito? Baguio nga po ba ito? Na kung titignan mo, mga ka-Aldab, parang hindi naman po. Pero yun nga po yung sinasabi nila sa St. Joseph Chapel nga po raw. Hindi ko lang alam, mga ka-Aldab, kung ano na naman po ba yung mga pasabog nila pagkatapos ng mga ganitong bagay, mga naglalabas ang picture. Tapos sinasabi nila na complicated daw po yung mga video, mga picture, hindi daw po pwede maglabas. Dahil kumbaga may mga video lumabas man, siguro mabibilang mo. Hindi ganun karami, mga ka-Aldab. Base po sa mga nakukuha nating impormasyon. Base po sa mga nakakalap nating impormasyon sa social media. Po ba? Gaya nga po ng sinasabi ko, napakarami pong, kumbaga, nagsasabi pero walang ebidensya. Na andun daw po si Tito, si Joey, si Henyo Master Joey De Leon. Pero anong probe? Anong prove na naandun nga po sila? Kung listahan lang naman po yung sinabi. Di po ba? Tapos mga ganitong photos, mga ganitong video, tapos mga
photos na malalabo. Magtataka eh, 2023 na ang cellphone po, mga Kaldab, kung titignan nyo, lahat HD na yung mga photos, na talagang 101% na kahit napakalayo mo eh kayang-kaya kanyang palapitin. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, hindi naman pwedeng yung pupunta dyan eh ano lang, mga simpleng tao lang. Di po ba? Ngayon, makakabili ka na ng mga iPhone, Vivo na talagang mamahalin, na sinasabi nilang yung camera na talagang makikita mo yung tipong yung pawis na kapag pinicturan mo siya, makikita mo yung laglag. Dito, mga ka-Altab eh, di po ba? Siguro, pag kumuhanin to ng cellphone niya, gamit niya, sinauna pa. Di po ba? O sabihin natin, camera yan, Mr. Destiny, anong camera ang ginamit niya, yung pinaka luma? Kasi alam ko, mga ka-Altab, yung sa mga vlogger nga lang po, di po ba? Sobrang linaw, maabot ng 60K. Eh, sa panahon po ngayon, pupunta ka dyan, pipicture ka, tapos yung venue na yan. Sa bagay, mga Kaldab, sabi ko nga po sa inyo, mahirap pong mag-react ngayon, mahirap mag-komento. Lahat po ng sasabihin ko, ng pinapaliwanag ko, normal na lang to na bati ang balik sa akin nito. Batikos, fake news. Ayan, Mr. Destiny, kinasal na si Lamengay. Dapat mag-move on na kayo. Dapat itigil mo na ang pagbibigay ng update. Magbago ka na ng content. Kasi wala na eh. Kasal na yung dalawa. Tanggapin mo na lang yung katotohanan na kumbaga si Lamengay at si Congressman Ispated eh talagang 101%. Ayan na yung mga video. Marami na mga balitang kumakalat. Marami na mga nagsasabi na totoong kinasal nga po raw ito sa Baguio, konti lang daw po yung bisita, na sinasabing baka 20 lang daw o wala pa sa 20. Hindi po ba? Total, marami naman daw po mga ganito ganyan. Pero sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay po na mahirap ipaliwanag. Kung ang isang private wedding po na kasalan nga po sa mga artista, may lumalabas po mga video eh. May mga ganito, parang ginaya po nila ang kasalan ni Ryan at ni Judy Ann Santos na secret wedding, at ni Robin Padilla at ni Marian. Pero bakit kasama dun si Mengay? Di po ba? Eh, masasabi mo ng secret kasi although sabihin na natin na private wedding to. Di po ba? Ano ba ang pinagkakaiba ng secret sa private? Private nga po eh. Kaya lang may mga nakalabas na photos na kasalan ni Sir Ryan at ni Judy Ann Santos na talagang napakaganda ng mga kuha. Yun, panahon pa siguro, mga ka-Aldab, masasabi natin na pwedeng medyo madilim pa yung mga kuha, pero napakaganda eh. Halos talagang makikita mo, di po ba, na yung mga kuha talagang pinaghirapan, talagang pumokus po sila. Talagang kahit sabihin na natin hindi maganda yung cellphone na ginamit, hindi maganda yung camera, yun yung mga panahon na napakamahal talaga ng camera. Di po ba? Pero magtsatsaga ka dun sa mga luma na epektibo pa naman. Oh, pero bakit maganda yung kuha? Kasi nga po malapitan. Kasi nga po yung pagkuha, talagang masasabi mo na tinutukan nila ng gusto. Dito talagang sinadya nilang pala paitimin. Sinadya nilang malabo para nga po makumbinse yung mga netizen na si Congressman Ispated nga po at si Mengay. Kito dito po, di po, malayo pa lang dapat think. Kahit yung tuldok na lang po sana ititignan nyo. Di po ba? Wala eh. Pero ba si Mengay yan eh. Di po ba? Yan ang sasabihin nila. Wala po naman tayong kumbaga masasabi ng ganito, ganyan. Pero kung titignan mo, sobrang payat dito ni Ming Polkerson eh. Di po ba? Real talk, mga Kaldab. Pero gaya na sinabi ko, lahat po ng sasabihin ko rito, lahat po ng mga opinion ko rito, hindi po paniniwalaan, di po ba? Sabi nga po nila ngayon, magbago na raw po tayo ng content, iwan na raw po natin yung Aldab, tanggapin na raw po natin yung katotohanan. Yun po yung sabi nila. Di po ba? Well, may kanya-kanya po tayong opinion at reaction. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest
at sariwang update. Abay, tutok lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.